guys? This is Nick Bernardino at ngayon meron tayong special guest. Ang napakatalik kong kaibigang si Sar. Hey. Magay ka naman sa mga tropa natin dyan. Hello guys. Ayan. At ngayon meron tayong pag-uusapang malupit. Today guys, ayan. Meron kaming pampalamig dito galing sa Mango Surf. Thank you sarili ko. So ayun guys, ang mga pag-uusapan namin ngayon ay tungkol sa mga kalokohan naming dalawa. Kasi syempre, sino ba naman ang hindi makakamiss sa mga trip nyo ng best friend mo nung high school? Di ba ka pare? So kung uusapan kalokohan, marami kaming baon. Isa, kasi guys, ganito. Actually, nung high school kami, isa kami sa pinakamalupit na dalawa. Kaya sa mga klase namin. Ayan, sorry ha, pero at least napasenyo kami. Isa sa mga malalapit, actually pabalik-balik kami sa guidance kasi sa ilang beses na kaming report. Isa sa mga rason is, meron ba kayong mga klaseng umuwi sa kanilang bahay na may dalang bato? Bato, bunot, suka. So kung nanonood yung mga klase namin, sorry and thank you kasi isa sa pinaka-legit na moment ng high school time. Ayan guys, yung mga trip namin nung high school, halimbawa, yung mga klase namin mula sa room niyan, halimbawa, nasa canteen lahat or nasa office lahat ng principal namin kasi graduating namin ng 4th year eh. Tapos bumuksan namin yung bag, makikita namin may pabango doon. Gagawin namin, papalitan namin ng suka. Itatapon namin yung pabango nila. Papalitan namin ng suka. Teka, may bully ha? Oo, ano lang yun, we're just curious lang kami, ano pari, curious lang. Napag-uutusan lang kami ng... Napag-uutusan lang kami ng mga demonyo. Sa mga high school friends namin na medyo nainis sa amin, kung nainis kayo, pasensya na kayo, ang mahalaga, masaya kami. Kaya nyo ba naisipin, nakakapagpasaya kayo ng mga taon sa paligid? Wala naman kayo ginagawa, kami naman yung gumagawa. No. Napapahamak lang kayo, ano ba naman? Nakakapagpasaya pa kayo ng ibang tao, dapat maging proud kayo. Tulad ng isa namin kaklase, umuwi ng butas ang bag. Di naman kasi... ganito kasi yung nangyari, kaya ganito ko na lang para yeah, actually di naman kami ang may gawa nito. Di naman kami dalawa lang ang loko sa batch namin. Actually ano na siya ngayon eh, malapit na tong tao to. Siya yung may gawa nito. Di ko nalang itadrop yung name, pero magaling siya mag-skate. Ngayon, di ba pag high school marami tayong mga seat work, ganyan. Tapos sinasabik yung books. Tapos after nun, di ba ikaw kung pag-ibatay ka lang. Di ba, ikaw akumpan yung mga books tapos ibabalik pagtapos na sila. Ngayon, yung magaling mag-skate na ang klase namin, nakaupo siya doon. Tapos may puncher guys, may puncher. Alam niyo yun, yung kambutas ng ano. Tapos, nakita ko siya, so parang nalulungkot siya ng mga time na yun. So syempre, ayoko nakakakita ng malungkot, di ba? Nilapitan ko siya. Sabi niya sa akin, Ari, nakikita mo ba ito? So syempre, tinignan ko ano yung sinapakita niya, di ba? So nakita ko mga puncher guys. Puncher, tapos katabi nun yung mga books. So sinagutan namin, to be specific guys, math yun, math book. So sinabi ko sa kanya, biniisip ka bang gawin? Nagtanong lang naman ako eh. Tapos sabi nga, ganoon. Tapos binulong niya sa akin guys. Guess what, alam niyo kung ano nangyari? Binutas niya lang naman yung isa sa mga book na nandun. So syempre, di ba, random nga eh. So, isipin nyo, di ba, ang names kasi ng... ang names kasi ng books, di ba, nakalagay dun sa harap. So yun yung nakaharap sa amin, tapos random lang kami bubunot. Tapos ang nabunot ako, yung skater na tropa namin, yun yung gumagano. Siya yung bumubutas. Nabunot ko. Sarili mo? Yung libro ko. Tapos nabunot ko din yung libro niya. Oh. So, ang bilis ng karma. Pero hindi pa din natatapos guys. Tandaan yung sinabi ko nung una. May bag na nabutas. So bago matapos ang lahat, inabot akong bag sa kanya. Inabot ko lang naman eh. Inabot ko lang. Sabi ko sa kanya, Ma. Kinuha niya. Sabi ko yung pangalan. Aray! Ikaw yung pari! Ma, de ikaw yun. Iba yun. De ikaw yun. Sumakta oh, siya. Bilis pari. Tapos inabot ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, pari ikaw naman bahala. Tapos nung umalis na ako, hinabon nga ako, Pari! Bakit? Ba't kaya nagkabutas ito? Ilan yung butas? Isa? Isa lang naman. Pero tagusan kasi. Ito yung bug. Gawa ganun. Eh. At least meron na siyang panang earphone, diba? Oo, diba? Ayun guys, ganun kasi kami ni Sar. Madalas hindi kami gumagawa ng kademonyohan, pero
kami yung tumatay yung demonyo, kami yung taga... kami yung taga ano? Taga bulo. Okay, ganito yung gagawin natin. Mga ganun yung trip namin ni Saran, baka parang masaya kaya kung lalagyan natin ng lumpia yung bagong kakasin natin. Mga ganun yung... Tapos, alam mo pa ako ng pinakamatinding trip namin ni Saran. Nung high school kami mga pare, ganito yan. Sobrang bored namin, election ng para sa president ng buong school. Sobrang bored namin kasi mahilig kami sa basketball dalawa. Ball is life kami dalawa. Sa school namin, wala halos program about sa sports, sa basketball. So naisipan namin tumakbo ng president. Ang pinakamatinong tao sa school namin, yun ay walang iba kung hindi ako. Mga tol, isipin niya, sobrang loko-loko kong tao ha. Tapos tumakbo ang president ng buong school, SSG. Sir! Tapos ang pinakamalupit pa tol, sobrang dikit ng laban, 4 points lang yung agwat ko dun sa kalaban ko. Tapos valedictorian pa yung kalaban ko yun. Shoutout na lang, Bobo yung boyfriend nun eh. Gagalit yun eh. Oo. Girlfriend niya ng gabi na nasa labas pa. Nasa labas pa raw. Malamang. Gabi lumabas, Bobo. Ayun pa guys, alam niyo ba, umusapang chicks. Si Sarampi na ang number one sa school namin. Ito yun yung may tsura namin dalawa. Si Sar yan guys, magugulat na lang ako. Sino na lang kayo guys? Ang bawa nagpatay ng ilaw, magugulat ako si Sar. May ginagawa ng kababalagan. Speaking! Wag. Ano yan? Wag yun. Wag. Tama ang desisyon. Tama ang desisyon. Siya kung usapan siya ko yun. Meron akong kilala. Yan. No names. Siyempre, di ba, mayroong mga moment maghihiwa-hiwalay na yung magkaklase. Kasi di ba, aminin naman natin, isang pinaka-legit na moment na or life ng isang estudyante. Is yung high school. Yan talaga, high school. Kasi life nga, the best pa. Diyan ka lang pwede mag, ano eh, magkupal. Gagugaguhan. Lahat ng kakupalan sa high school mo natutunan. Oo, doon mo na natutunan. Ngayon, hindi pa kilala ko guys. Tapos yung pinakamalupit. Kilala ko din yan. Kilala mo yan. Sabagay, classmate natin yan eh. Kilala mo yan. Itong ano kasi, guys, nga pala, sa ano kami nag-aaral eh? Adventist school kami mga tol. Christian school yun. Christian school. Let's go. Kumbaga, nasa puso namin yung pagiging maka-Diyos namin. Kasi yun yung itinanim kumbaga sa amin ng school namin. Kaya sa lahat ng ginagawa namin, gagawa man kami ng sobrang sama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, hihingi kami ng tawad. The word is repent. Word of the day, guys. Repent. Tuloy mo ang kwento mo. Nakalimutan niyo na yung una namin pinagsasabi. Kwento. Before ang graduation namin ng high school, guys, meron kaming tinatawag na baccalaureate ba yung baccalaureate? Baccalaureate. Make it short, guys. Ang inyong lingkod, Sir, ano ito lagi? Eh, may nagpa-party ka sa inyo? Mayroong kami. Mayroong mga party ka. Ano kasi ito lagi? Ano ito eh? Party master to lagi ng high school. Lagi itong ano. Very wrong. Lagi siyang host. Lagi bahay niya yung ginagamit. Lagi bahay niya yung venue. Tapos ako naman nung high school, ako lagi lang may dalang ano. Lagi yung may dalang alak. May dalang alak. Pagkain. May dalang pagkain na gumagalaw. Minsan, nagsasalita. Tumusok ka minsan. Pinakalagaan minsan. Oo. So, may mga dala-dala ko lagi. Tama. Ayan. So, nagpunta kami sa bahay, guys. So, kumain. Ganyan. Walang alak kasi nga may mga kasama kaming babae. At saka mga teachers namin. Mga magulang din niya kasi nandun. So, ang alam lang, ano lang talaga, kainan lang. Tapos, siyempre, tawanan, kasiyahan, tutugan, kantahan, bla bla bla. Lahat na nandyan. So, guys, sumapit na ang alas 10 ng gabi. Yan na nagsisalabasan ng mga aswang yan. Siyempre, sa balang kami. Sa balang kami. Provincia, may mga aswang pa dito. Lalo mga kami sa Manila. Iba ang mga aswang pag alas 10 sa Manila. Iba. Kumpara sa Baler, diba? Pero sa probinsya. Yung tropa namin, skater. Yan, skater. Lagi siya kasi yung nakakaisip ng mga larong kagaguhan. Mga larong kagaguhan ng mga oras na yun. So, Anong laro natin? Spin the bottle. Mechanics. Kung anong gusto mong gawin sa makakatapat mo, pwede mong gawin. Vice versa din. So, anong gusto nilang gawin sa amin? In-spin na yung battle, guys. Umikot na maraming beses, marami na natutukan, marami nang ginawa.
Nagulat lang naman kami. Nagulat lang naman ako. Kasi isa sa kaibigan namin tinapatan ng bote is katabi ko lang. Ngayon, syempre, connected na dun sa mga kasama namin kung anong gagawin, di ba? So yung iba walang idea kung anong mangyayari. Doon sa gagawin nilang dalawa. Bigla naman tayong ilaw. Parang naalala ko na yan. Kilala mo ba yan? Parang ko. Namatay ilaw. Siyempre, di ba binuksan? Binuksan namin kasi pala namin kung ano nangyari. Yung pala pinatay lang, guys. So binuksan namin yung ilaw. So wala namin nangyari. Tapos namatay ulit, guys. Namatay ulit. So di ba ang sabi ko kanina? Katabi ko lang siya. Tinapatay ng bote. Tapos, nung pagbukas ng ilaw, yung kaibigan namin tinamaan, may tinutuka, guys. Nasaan ako niyan? Ha? Nasaan ako niyan? Hindi ko maalala. Basta katabi lang kita nun eh. Katabi lang nila. Nasa kabila. O sige na, ako yung guys, ako yun. Hindi, ano kasi yun? Hindi yun sa spin the battle, hindi yun sa spin. Tapos na yung spin the battle nun, tapos... Idle time na yun. Oo, yung kaklase kasi namin na yun, pabebe, parang ayaw-ayaw niya sa akin, gano'n. Diba, parang ayaw-ayaw niya. Kasi nga, wala nang... Sa mga dare-dare, kasi wala nga nag-dare-dare sa akin, kung ano-ano. Takot sila. Bait kasi nito. Oo, tapos... Maya-maya, basta pa ayaw-ayaw siya, tapos... Pinatay ilaw, tapos yun na nga... Ayun na nga, tapos... Pagkatingin niya, nakita niya na gaganon nga. Gulat ako eh. Ayun lang. Isa sa mga pina-memorable namin experience kasi nga, eh, hindi ko rin inaasahan kasi pabibig kami ba, ayaw nga din niya. Shoutout sa maapoy mata. Like mo naman. Tita, ano? Tinatay lang yung ilaw. Kaya nga, bibili pa naman ng bigas. Alam nyo ba guys, Rizar, lahat ng mga chicks ko dati, yan, alam niya lahat kasi kasi ako, hindi kasi ako magaling kumausap sa mga bebot, ganun. So si Sar, kaya yung mga pang ano ko, pang... Niniwala kayo dun. Hindi yung magaling makipag-usap dun. Pero yan guys, kung usapang mga chicks, babae, yan, si Sar yung number one talaga sa batch namin kasi nga, ewan ko, merong ang king dating si Sar na talaga namang... mga mabae kay Sir, ay talaga. Hindi, totoo yun guys, alam nyo, lahat ng pinagsasabi niya sa akin kanina, siya yun. Ngayon, kung nagkintuhan lang ko nun guys. Dakama na nga po. Next video na lang yung mga ganyan guys. Sige. Kaya puro mga kalokohan lang muna ngayon. Kung gusto nyo yung next video, question and answer kami kung paano ba maging mabait na bata, paano ba maging makulit na bata, paano ba maging bully, paano ba maging masunuring. Pwede kami gumawa ng video na ganyan. Basta i-comment nyo lang kung gusto nyo na gawin namin next video. Pero ayun guys, sum it all up, you know. Kami ni Sarian, sobrang ano lang talaga aming makukulit ng mga bata ng high school. Tapos, enjoy naman kami, naging masaya naman yung high school life namin. As in, sobrang masaya talaga, talagang solid talaga. Isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay talaga namin yun at hindi talaga namin makakalimutan. Hindi malilimutan. Oh, kaya ngayon, kahit matagal kami hindi nagkikita kasi sa Cavite siya nag-aaral, kasi ako sa Manila. Pag nagkita kami talagang... Parang kahapon lang magkasama kami. Yung connection namin na doon pa rin talaga. Ayun, so yun yung parang naging good side nung pagiging makulit at medyo bully namin nung high school. Pero syempre, may bad side din. Oo, meron din bad side kasi nga syempre katulad ng mga, yun yung mga klase namin na kinukulit namin, hindi na masyadong, yun, medyo takot sa amin. Akala nila hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Na makulit pa rin kami. Oo, makulit pa rin kami. Pero yung trip namin na yung sobrang nakasira ang gamit ng iba, hindi na kami ganun. To end this video guys, ito lang sabihin na sana alisin na natin yung toxic Filipino trait na kapag may nagawa kang kasalanan, yun na lang yung magiging tingin sa iyo hanggang. Yeah. Na parang hindi ka na nagbabago. Sana i-respect natin yung change, i-respect natin yung pagbabago ng isang tao kasi people grow naman eh. Kung sino man siya ngayon, bumuhay ng pinagsama-samang success, failure at disappointment niya sa buhay. Kaya dati ka mang sanggano, sanggano ka man ngayon, I'm sure one day marirealize mo na mali yun at realize mo na kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay at kung ano ba talaga dapat yung mga ginagawa mo ngayon instead ng pagiging isang sanggano. So ayun guys, kami sa amin babalik kami sa inyo kung gusto niyo ng mas maraming kwentuhan dito. Ayan, sa mga kabatch namin na gusto makipagkwentuhan sa amin ni Sir dito. Sama naman kayo guys. Oo, punta lang kayo dito, may libre kayo mango surf kung gusto niyo makipagkwentuhan sa amin. Mababa yung quarantine, sana. Tara. Ano araw ngayon?
April 20. 20? Oh, mahaba pa. 10 days pa, i-extend pa daw. Legit? Sabi. Sabi ni ano? Sabi ni DDS, Ding Dong Dante supporter. Sana nag-enjoy kayo for more kulitan videos. Just like this vlog and mag-comment kayo ano pang gusto namin gawin. Once again, this is Nick Bernardino at ito ang pinakamatali kong kaibigan ni Cesar. Yo! We're out! Peace, yo! Bye-bye!